hapon po sa inyong lahat, guys. Welcome back again sa aking channel. So duty na naman po sa trabaho ng 12 hours. Ay, magyaw-yawan muna tayo dito, guys, habang nagsasalang mga kapatid nating mga Muslim. Ayan, medyo marami kaming gagawin ngayon. So ayan, magbibideo ako saglit, guys, para naman may upload na naman tayo bukas. Aywa, tingnan natin tong isa, nagtitraining siyang manahe. Eh Sada, why you practice teaching? Tingnan nyo, guys, oh. Papractice siyang ano, nananahi. Ito ay two-ply. Yan. So isa siyang Bangladesh, guys. So gusto ko rin matutong manahi. Kaya lang eh, kontento na ako sa trabaho ko, guys. Bilang isang inspector. Yeah. Ay nako, ang katin ng ilong ko. So mega love shout out po sa inyong lahat, guys. Kumusta na po kayong lahat? At tayo ay magyaw-yawan muna dito sa aking trabaho habang sila ay nagsasala. Sala means prayer time po ng ating mga kapatid na Muslim. Yan. So mamaya yung last prayer nila is 8 o'clock. Yun na po yung last prayer nila ng ano, buong araw. Dahil 5 times silang magprayer, tama ba? Pagdasal na lang, mas madali. 5 beses silang magdasal sa isang araw. So mag-start sila ng morning 4:30, I think, bago papasok sa trabaho. Tapos second sala nila is 12 afternoon. Tapos yung third sala nila is 3 o'clock in afternoon. Yung fourth sala nila is 7 o'clock. 6:30. Ay, 7 o'clock ba? Tapos yung last na dasal nila is 8 o'clock. So yun po ang daily routine ng ating mga kapatid na Muslim. So ayan. So wala tayong ganap-ganap ngayon, guys. Vlog-vlogan lang tayo. So ito yung mga natapos sa mga pang-umaga. Ayan. Yan ay ang mga itutupi ng mga babae bukas. Dito po yung girls, ladies section. I don't know why, bakit hindi nila ako sinali dito, ay babae naman ako. Charet! So yan, assuming. O syempre naman, diba? Pretty tayo today, guys. So ayan, sa mga nagsubscribe po ng aking channel, mga sumusuporta po ng aking channel, maraming salamat po, at sana mag-grow din po ang inyong mga channel. So ayan, magtulungan po tayong mga small YouTuber, guys. Ayan, at bukas ay magla-live nga ako. So ayan, guys, magko-comment lang ako dun sa ano, yun sa pagkamatay ng ating former President Benigno Noynoy Aquino. So alam nyo, guys, yung nakakasama lang ng loob, kasi 'di ba lahat naman ng tao walang perpekto. Mapaninoy man tayo, mapa kung sino man pong mga presidente na umuupos na sa ating bansa. So wag po natin silang i-judge kung meron man po silang hindi nagagawang maganda o may pagkakamali man sila. Kasi po, guys, wala naman na taong nanunungkulan na perpekto ang pagka upo nila sa kanilang mga pwesto. May mga pagkakamali din po sila na ano, sa bagay hindi naman po natin maipiplease yung mga basher. Kasi nung nanood ako ng video nung paglibing kay former president po, parang nakakaano lang, nakakasakit sa loob na yung andaming basher, guys. Yung patay na yung tao, yung binabash pa nila, yung may mga nabasa pa ako na karma sa'yo yan, buti na lang at namatay ka na. Parang ganun, diba, guys? Lahat naman tayo hahantong sa ganung sitwasyon, yung mamamatay din naman tayong lahat. Una-unahan lang po yan. Kung ano man po yung naging kasalanan ng ating former president, edi tayo na lang po yung mag-adjust, tayo na po ang umintindi. Huwag po natin haluan ng politiko araw-araw yung pamumuhay natin. Kasi hindi rin naman tayo aasenso sa mga pangbabash natin.
Tapos yung may sinabi pa na ayan na yung karma mo at masusunog ka na sa impyerno dahil sa mga ginawa mong kapalpakan. So ganun guys. 'Di ba? But hindi na lang po natin ipagdasal na yung pagkamatay niya, guys. Hindi yung ganun na like for example, wala namang kagustuhan sa mga nangyayari na pagkakamali nila. So mapaduterte ka man dyan, mapaninoy, kung sino man pong president po natin sa bansa. Alam nyo guys, hindi po madali ang pagiging leader sa ating bansa. Ayan. So kung ano man po yung naging kasalanan sa inyo ni Pinoy, o kung may nagawa man sa inyo na hindi maganda, hindi tayo na lang pong mag-adjust, diba? Patay na po yung tao, wala na po siyang kalaban-laban. At meron naman po siyang magandang nagawa, may hindi, ganun po yun. Siyempre, hindi naman po natin maalis sa mga tao na may naka-Duterte, naka-Pinoy, ganun. At saka lahat po ng bagay dito sa mundo, guys, hiram lang po. At tayo lang po ang instrumento. Kaya huwag po nating i-judge yung mga ibang tao o yung mga politiko, yung mga nanunungkulan sa ating bansa. At lalo na po si Gudon, may nasabi po siya dun na parang ang pangit pakinggan, pero di na naman po natin masisiyo ng opinion niya, diba guys? Tsaka kanya-kanya po tayong opinion. Kung makaduterte man tayo, edi manahimik na lang po tayo kasi wala rin naman po tayong magandang maidudulot kung puro pang babas ang gagawin natin sa kapwa Pilipino natin, diba guys? At tsaka yung mga nanunungkulan, huwag nyo po silang husgahan. At diba, hindi naman po mananalo ang isang tao kung wala naman po siyang magandang nagagawa or whatever. So pagdasal na lang po natin, huwag naman po natin ibas yung tao, patay na. Ayun, diba, nakakalungkot lang isipin, pare-pare po tayong mga Pilipino, guys. So ayun nga, madaming natuwa, madaming nalungkot. So yun lang po ang opinion ko lang po. Huwag po sana kayo magalit sa akin. Dahil yun lang po ang opinion ko. Dahil ang sama po, ang kasalanan po yung magsalita ka ng masama sa kapwa mo. Na ang dami kasing basher na kwan, na nabasa kong comment nila. Tapos may nagsabi pa na ano, o makakasama mo na yung mga sub 44, yung mga nabiktima ng Yolanda, keso-keso ganyan, di ba? Sana pagdasal natin, sabi na lang natin rest in peace. Ganun na lang, kasimple, di ba? Huwag na tayo magsalita ng mga pangit. Dahil kawawa din naman yung tao. Dahil lahat naman tayo, guys, mamamatay. Di ba? So, ba't din na lang natin gawing ano ang ating buhay? Wala naman tayong mapapala sa mga ganyan pang babash, diba? Sabagay, hindi naman po natin mapi-please mga basher dahil siguro dun sila nabubuhay or what. At wala po, tandaan po natin, wala pong taong perpekto. Wala pong nanunungkulan sa ating bansa na perpekto. Lahat po may nagagawang pagkakamali at may nagagawang kabutihan. So vice versa po yan. May positive, may negative. Ganyan po ang buhay, parang sa buhay po. May mahirap, may mayaman. Ganun. Ganun na lang po ang gawin natin. Pagdasal na lang natin ang tao, kung ayaw po natin sa kanila, di wag na lang po natin pansinin at huwag na po tayo magsalita ng masasama. Kasi malay po natin one of these days mangyari po sa pamilya nyo yan at gawin pong ibas kayo. Ano po yung pakiramdam nyo? So ayan, di ba? Kaya mahalin na lang po natin kahit pa anong gawin ng mga politiko, wala na rin po naman tayong magagawa dahil sila po yung nanunungkulan sa atin, sila po yung namamahala ng ating bansa. So magdasal-dasal na lang po tayo sa mga politiko nating nakapwesto. At sana galingan pa nila, yung ganun. Hindi yung bash kayo ng bash, guys. Wala rin naman kalaban-laban yung tao sa inyo, guys, kahit man may nagawa man siyang mali. So ayan guys, yun lang po ang ano ko dahil kanina nanood ako ng video ni Pinoy nung nilibing siya. Although nakaka-touch din guys kasi, 'di ba?
Di ko naman sinabing kumakampi ako kay Pinoy. Yun lang po yung opinion ko na sana po wag na natin i-bash. Patay na yung tao. Diba? At least meron, kahit papano naman po, may naitulong siya sa atin na may nagawa rin naman po siya. Huwag po tayong tumingin sa mga masasamang aspeto. Sana tignan din po natin yung mga magagandang nagawa niya. Hindi po yung puro negative, okay? So para po mabuhay tayo ng matiwasay dito sa mundo. Ayan. So yun guys, wala po tayong masyadong ano ngayon. Yun lang ang topic natin, yung reaction ko lang about dun sa ano, dun sa burial, yung paglilibing kay Pinoy. Tapos sabihin pa nila na ano, dahil nga si Marcos na nag-ano din, na nakiramay, syempre kahit paano, kahit may mga alitan, mga both family nila, at least, si Marcos nagbigay din siya ng kanyang simpati. So, ganun po sana, hindi yung ano, tapos sabi pa nung isang nag-comment nung kay Marcos, ganito ganyan, Bongbong Marcos, hindi mo ba naisip yung ginawa ng family Aquino sa pamilya mo, ganito ganyan? Tapos makuha mo pang makipag, ano din, yung parang makipagsimpati, ganun. So bakit pati yun guys, pinapakialaman nila, no? Problema nang may problema, pinoproblema, kasi yan po ang number one na problema ng Pilipino. Kaya hindi po maasenso ang ating bansa dahil sa mga negative vibes ng mga tao. Sa bagay, ganyan po ang buhay, weather-weather lang. So, wala naman pong magandang naidudulot ang ating pangbabash. Hindi naman po tayo aasenso sa ganyang bagay. So, magdasal na lang po tayo. Ang isipin po natin yung ating kaligtasan at kalusugan. Hindi po yung puro politiko. Ang politiko po, isang araw lang po yan. Huwag po natin gawin pang araw-araw na issue sa ating mga buhay-buhay. Ayan. Pagkatapos ng eleksyon, tapos na, ganun lang, guys. Hindi yung kung galit kayo sa isang tao, habang buhay na kayong galit hanggang ngayon, namatay na si Pinoy, hanggang ngayon pa rin po galit pa din po yung mga iba. So, yun lang po ang aking message ngayon. Dahil wala naman po tayong ganap-ganap. So maraming salamat po sa mga nagbus ng kanilang oras para matapos ko po ang video na ito. At sana po ay magdasal na lang po tayo sa ating kaligtasan at kalusugan. So ito muli si Les Villegas ang nagsasabing less talk, less mistake, at maraming salamat po sa mga nag-subscribe po ng aking channel at sumusuporta. Ito muli si Les Villegas po. See you next video guys. Maraming salamat.